May kasamang mura, mga animal. May kasamang galit. Ramdam ko yung galit. Na parang tinutulak siya ng mga ilan niyang kaalyado na mag-endorse. Alam mo yung F-word na yon? Para sa inyong mga namimilit sa kanyang i-endorse si Marcos. Kayo kasi ipinipilit, ipinapahamak. Alam nyo, ito lang ha. Mamaya, pakinggan ninyo itong specs ni Pangulong Duterte ha. Pakinggan ninyo. Okay, I'm praying. Isabel yung kandidato, Presidente. Oo. Oh. Tanawang maayo at humurag. Let me reiterate, andito man ang media. I am not supporting any presidential candidate. Paano na mga BBM? Paano na mga tanso? Asang-asa kayo, di ba? Asang-asa kayo? O ay ano nangyari? Bakit talagang ayaw sa inyo? O bakit gayon? O asang-asa kayo na endorse yung bata ninyo? Paulit-ulit ko namang sinabi sa inyo. Paulit-ulit kong sinabi sa inyo. Anong nakausap mo na ni si Pangulong Duterte, ayaw niya. Ayaw niyong maniwala na ayaw niya talaga eh. Pinagpipilitan ninyo mga tanso. O, di ba? Pinagpipilitan ninyo. Sabi na nga mahinang nila lang yan. Mahinang nila lang. At sinasabi na nga ng Pangulong Duterte, spoiled. Kasi pagpipilitan niyo pa. Hindi naniwala na kayo sa akin kesa doon sa fake news nyo si Tansong Panot. Oh, di ba? Neutral ako. Oh, ano ibig sabihin ng let me iterate? Oh, ano ibig sabihin nun? Hindi ako magaling sa English pero alam ko ibig sabihin nun. Ibig sabihin, paulit-ulit kong paulit-ulit kong sasabihin. So this is not a campaign because I am not campaigning for any particular candidate. So stop with me. Oh! Stop F with me. PDP, narinig nyo ba yun? Kasama kayo dyan sa stage, narinig nyo? Stop F! Ang tigis na mga kukote ninyo! Eh, ito, hindi ito politika. Wala akong... Siyempre, andito ako, magandang loob ako. Ito lahat na tumatakbo ngayong eleksyon, sana manalo sila. Oo. Oh. Ayan ang... May... Halos rileg mo si Mayor Rama mo. Dagan ko ano. Hindi ko kasulting na... Naikulit, bawal akong sabihin na iboto ninyo si Rama. Bawal kumusulti, ha? Oo. Ito ho ang sinabi ni Pangulong Duterte. Let me reiterate. I am not, ano ibig sabihin ng I am not? Yes or no? Not. Supporting any presidential candidate. Any. Neutral ako. So, eto ha. Harap-harapan niya ng sinabi sa kampanya ng PDP. Bulag ka na lang at bingi ka na lang pag hindi mo pa rin maunawaan ang sinasabi ni Pangulong Duterte. So, this is not a campaign. So, hindi ako nangangampanya. Because I am not campaigning for any particular candidate. So stop F with me, animal kayo. Kasi hindi ito politika. Don't tell me, ipagpipilitan nyo pa rin. Hindi kay Bongbong Marcos. Strategy yan. Napit na ako kumamura. Strategy yan. Strategy. Sa sobrang bulag ninyong mga panatiko ni Tanso, strategy pa rin yan? Anak kayo ng wete. Hindi nyo ba nakikita? Hindi nyo ba nakikita? Na sobrang idinidiin ni Pangulong Duterte, stop F with me. Hindi ako mag-e-endorse. Bakit ba ang tigas na mga tuliling ninyo yan?
Don't shout, please. Thanks. Oh, ito na. Hindi na ako sisigaw. Alam mo, because of that, gusto ko lang kong sabihin sa inyo na palakpakan ho natin si Pangulong Duterte. Palakpakan ho natin. Alam mo kung bakit? Dahil sa ginawa niya ito, sobrang humanga ako sa kanya. Kung dati yung paghanga ko ganire. Ay, sandali, hindi nyo nakikita. Ganire. Kung ganire ang paghanga ko sa kanya dati, ngayon, ganire. Lagpas na sa camera. Ayan na. Alam nyo kung bakit? Kasi ho, hindi ho siya nagpadala sa pressure. Grabe ho yung pressure na ginagawa sa kanya ng mga nasa paligid niya eh. Lalong-lalo na itong PDP. Sobrang pinipressure siya mag-endorse. Kahit yung halik sa puwit ng mga Marcos family na yan, halatang-halatang pinipilit siya mag-endorse. Pero ayan oh, sinasabi niya na hindi ako nag-e-endorse. I am not supporting any presidential candidate. Ha? PDP, pwede ba tumigil na kayo sa kasipsipan ninyo? Kung gusto ninyo mag-survive kayo, kumapit kayo sa tae. Kung gusto ninyo, ha? Kayong PDP, kumapit kayo sa tae, sumipsip kayo dyan kay Marcos kung gusto ninyo. Huwag nyong idamay ang pangulo namin. Dahil kami, naniniwala na may prinsipyo ang aming pangulo, galit sa kurap, galit sa droga, galit sa mga walang kwentang nila lang. Huwag niyong pinagpipilitan. Are we clear? Sinabi na nga, so stop. Alam mo, dito kita ko yung ano eh. Kita ko yung inis ni Pangulong Duterte. Kita ko yung inis niya na, stop F with me. Tigilan niyo ako. I will not endorse anyone. Huwag niyo na akong pilitin. Oh. Eh, pilit kayo ng pilit eh. Anak ng werte. Sandali lang po. Makalay po ako. Magkano mo ka girl sa Zambales? 150,000 po. Ang dabi. Wait lang. Wait! Nakalay ba ko? Sandali po. Oh, ayun na nga, oh. Daming trabaho, ano ba yan? Hindi, alam mo, ako ha. Well, eto, again, ilang beses ko sa inyong sinabi. Tayo mga Esconians, huwag na ho tayong umasa. Malinaw ho. Sabi ko naman sa inyo, si Pangulong Duterte, tatayan at ang sinusuporta ng kanyang anak na si Mayor Sara Duterte ay si Bongbong Marcos. So, sa tingin ko, kahit gusto niya mag-endorso ng ibang tao o ibang presidential candidate, hindi niya ho gagawin. Naintindihan niyo? Dahil lo sa pagmamahal niya sa anak niya. Pero alam mo yon, yung pagmamahal na lang niya sa anak niya, advantage na supposedly kay Bongbong Marcos yun eh. And yet, hindi niya ho in-endorse. Ibig sabihin, no, ilang beses nang there is a chance for the president to endorse Bongbong Marcos. Number one, nung in-endorse ng PDP. Number two, nung nag-meeting sila. Number three, itong araw na ito, pagkakataon niya na endorse ni Pangulong Duterte si Bongbong Marcos. And yet, he didn't. It only means ayaw niya. It only means hindi niya gusto. Sabi ko nga sa inyo eh, paulit-ulit ko sinasabi sa inyo, I'm not lying to you. And I will not give you the reason why. Okay? At sinabi ko to kila Mark kahapon, kaya nga pag pinanood nyo yung live ni Mark kanina, sinabi ko to kasi tinatanong nila eh. Alam mo, Marco Palisok, maraming salamat. Thank you very much po ah. Ito lang, masasabi ko sa inyo. Ako sigurado, 100%,
the president will not endorse Bongbong Marcos. Sa last time na nakasama ko si Pangulong Duterte, that was, I think, December or January. I'm not sure kung... December. Before Christmas. Naalala ko noon. Hindi. Maraming kaming pinag-usapan noon at sigurado kong hindi niya i-endorse si Bongbong Marcos. Dahil sa kanya ko narinig yung mga hindi ko alam patungkol sa politika. Sa kanya ko narinig. I heard it myself. Hindi chismis yun. And I will not tell it to you kung ano yun. Kasi I have no authority to say it to you dahil galing yun sa ating Pangulo. Pero at that time, I am so confident. Kaya nga ako nag-isko eh. Kasi I'm confident na hindi niya i-endorso si Bongbong. Sigurado ako dun. 100%. Narinig ko yun sa Pangulo. And I trust my president. Isa ho yan. Ulitin ko. Isa ho yan sa dahilan kung bakit ako naandi dito kay Yorme. Because I heard the president opinion on the candidates. Ay, intindihan natin? Hindi naman ako gagalaw nang hindi ko naririnig ang pinagkakatiwalaan kong politiko. Si Pangulong Duterte ang pinagkakatiwalaan kong politiko. Marunong siya mamulitika, marunong siya maglaro sa politika, pero napakatotoong tao ni Pangulong Duterte. Pag nakausap mo siya, the sincerity ni Pangulong Duterte, ramdam na ramdam mo. Talaga mapapanganga ka eh pag nagsalita na siya. And I know. Kaya nung noon, sabi ko, 100, kahit tinatanong ako, yung isa ko pang kasamang vlogger na kausap si Pangulong Duterte, kahit kami, hindi ko nalang papangalanan kung sino yun. Makikita nyo naman sa picture yun eh. Kahit siya kumbinsido, malabong i-endorso ni Pangulong Duterte itong si Marcos. Napakalabo. Eh ano yung ginawang endorsement ng PDP? Hinayaan ni Pangulong Duterte yon kasi for the survival of PDP. If you would rewind yung mga experience ni Pangulong Duterte, mga kasaysayan ni Pangulong Duterte, kahit kaalyado niya, hindi niya pinipigilan na pumanig sa ibang tao kasi kalayaan yun ng tao. Hindi niya yung pinipigilan. Hindi diktador si Pangulong Duterte. Gagalangin ka niyang pag magpapaalam ka sa kanyang lilipat ako ng ibang partido. Ito kailangan namin gawin ito. Ganon si Pangulong Duterte. At alam nyo, ito mga nakaraang araw, yung ginawa ni ng PDP, ang dami nagsasabi sa akin, oh, paano na yan, banat bay? Alam mo, deep inside my heart, hindi ko lang talaga siya lamabenga, pero sa loob-loob ko, good luck sa inyo. Ako, hindi 100% convinced na hindi niya i-endorse si Marcos. I am 2,000% sure hindi niya i-endorse. Sa lahat ng sinabi niya sa akin, grabe. Hindi ko na lang maisip na lulunukin niya yung mga sinabi niya sa akin. Dahil kilala ko si Pangulong Duterte na isang may prinsipyong tao. Kaya, akin, again, Jolly Jara, maraming salamat po. Huwag na ho nating asahan na endorso pa ni Pangulong Duterte si Yorme. Sinasabi ko na ho sa inyo, RTCOM, salamat po. Alam nyo kung bakit? Mahal ni Pangulong Duterte ang kanyang anak. Karapatan niya yun bilang ama. Respetuhin natin yun. At bilang respeto sa kanyang anak, I think the president will not really endorse anyone na kalaban ng kanyang anak. So tigil na ho natin. Tayo ho ay mag-move on na from the endorsement of the president at ipaglaban natin si Yorme on his own merit. Ulitin ko, itigil na ho natin yung pangarap natin na i-endorse tayo ni Pangulong Duterte. Huwag tayong umasa sa mga ob-ob na mga tanso. Okay? Dahil si Pangulong Duterte may paggalang sa kanyang anak at mahal niya yung kanyang anak. Ayaw niya man yung pinili ng kanyang anak, eh hindi niya ito kukontrahin dahil sa kanyang pagmamahal sa anak niya. So let's move on. Let's campaign for Yorme for his own merit. Again, wag na huwag tayong umasa. Antindihan natin? Let's move on and fight for Yorme. Okay po? Maliwanag!
Palakpakan naman yan para kay Pangulong Duterte. Bakit ko nasabi? Alam nyo, with or without endorsement, yes, malaking tulong pag in-endorse ni Pangulong Duterte si Yorme. Malaking tulong. Again, even if hindi siya i-endorse ni Pangulong Duterte, the merit, the works, at mga ginawa, mga tinrabaho ni Yorme sa Maynila ay sapat na para ho siya ay ikampanya natin. Sa totoo nga, paulit-ulit ko din sinasabi sa inyo ito, kahit so ako, sa sobrang dami ng content ni Yorme at para maipush si Yorme, ay sapat na ho. Sapat na ho para siya ikampanyang bilang presidente. Malaking tulong kung endorse siya ni Pangulo, pero ako hindi ako umaasa. I will campaign for Yorme because marami siyang nagawa. Hindi man ito perpekto. Ulitin ko, hindi ho ito perpekto. Walang perpektong mayor, walang perpektong presidente, walang perpektong politiko. Pero ngunit natapat subalit, sa lahat ng kumakandidato, siya lang ang may katangi-tanging resibo. Siya lang yung ginawa niya na, yung iba, nandun pa sa bibig nila. Ano totoo, di ba? Si Yorme, natatawa nga ako eh. Ngayon, nasa balita, yung kay Elon Musk at yung ating national government, nakikipag